Good morning, everyone. Ako po si Philip Malel Sanagandia. I'm a guidance counselor at Metropolitan Medical Center. I'm a pastor of Philippine Missionary Fellowship. I'm also a psychotherapist under Bloomfield Wellness Institute. So, bullying is a behavior, particularly aggressive and hostile behavior. So, ang bullying pwedeng gawin ito ng isang individual or ng isang group and directed siya to someone na pini-perceive na different or even pini-perceive na weak. This weakness usually it entails no yung gender or kaya one's disability or kaya yung race, no? So, since these people are seen as different or weak, some people, no, yung nambubuli, they are hostile against them. And there are particular reasons for that. So, ibig sabihin behavior siya, it can something be learned or something na nag-react sila kasi ayaw lang nila yung isang tao. One keyword here is that it is repeated. Paulit-ulit siya na ginagawa sa isang tao para mag-cause ng harm. Physically, emotionally, psychologically. Nagkakaroon ng spiral down yan ng kanyang reaction. Siyempre, matatakot siya. Then eventually, mafe-feel niya yung isolation. So, ayaw na niyang pumasok sa school. Mas bumaba yung kanyang self-confidence. Nawawala na rin yung trust niya with other people. And for some extreme circumstances, yung nabubully, unfortunately, no? Lalo na pa nagkaroon na sila ng mental health concern like depression, anxiety, no? Self-harm, okay? Some of them actually, no, take their own lives. Turuan natin sila na kung halimbawa nakakaranas sila ng bullying, ang first thing na pwede nilang gawin ay i-report ito sa isang adult, no, lalo na kung school-age children sila, sa teacher nila, sa guidance counselor, kung meron sa school. Standing up for the bully means na sasabihan mo yung, ano, no, yung gumagawa sa iyo ng masamang bagay na mali ang ginagawa mo. But you don't retaliate, no? Hindi ka maghihigante. You don't do payback. Pwede natin itong sabihin sa ating mga close friends. Importante that we band together, no? At ipakita doon sa nambubuli na hindi nag-iisa yung nabubuli. I-remind sila na pag may bullying, pwede yung merong sanction sa school. Kasama sa batas na kailangan meron din tayong intervention doon sa mga nambuli, no? That means rehabilitation, no? Or kaya pagbabago ng ugali for them. We have to remember na this involves two students or more, no? At ipaintindi sa kanila at unawain din sila saan nang gagaling yung kanilang aggressive behavior. Doon naman sa nakaranas ng bullying, gusto nating i-address yung impact noon sa kanilang mental health. Hindi lang to basta addressing, no, yung nabiktima or yung nambully, but it's actually like a holistic intervention for everyone. Dito sa Pilipinas, sinasabi that there's 6 out of 10 school-age children ang nabubuli. Sa out of the 70 nations, yung Philippines yung number one sa mga students who told the researchers na nabubuli sila. So that's very concerning. In fact, bago mag-pandemic, ang na-report ng DepEd na nabubuli na students around 11,000. More than 50% of the reported bullying is physical. 25% is social. 6% is gender-based. So, ibig sabihin, you are bullied because of your gender, no? So, in other words, there are different kinds of bullying, no? So, yung physical, which is basically hurting other people, no? Pati yung kanilang mga properties. Sa emotional bullying or some verbal bullying, no? Ito yung pag-iinsulto naman sa isang tao. To the point, and usually unwanted ang bullying, no? Unwanted yan ng mga taong nabubuli. Ayaw nila yung ginagawa sa kanila. Alright? Then, there's social bullying wherein you are deliberately trying to isolate the person. No? So, may intention ka na ma-feel niya na nag-iisa siya. Wala siyang kakampi. Alright? At ipaparamdam sa kanya na mag-isa lang siya. So, that's a different kinds of bullying. So, malaki ang role ng pamilya pagdating sa pagtuturo ng behavior sa bata. Alright? So, ibig sabihin nun, ang mga naobserbahan ng bata sa bahay, kung paano nakikitungo ang kanyang mga magulang o kanyang mga kapatid sa ibang tao, natututunan niya yun.
So, kung halimbawa sa dynamics ng family, aggressive sila sa isa't isa. Nagsisigawan, no? Nagsasabi ng mga masasamang words or bad words. Pwedeng ma-adapt yun ng bata at pwede niya yung gawin sa ibang konteksto katulad ng school. So, yung aggressive behavior, natututunan yun. Hindi lang yan basta na parang sasabihin mo na ah, masamang ugali ng bata. Hindi. Kadalasan natututunan yan. Alright? Para sa mga magulang, no, na halimbawa na obserbahan nila na parang nag-iba ang ugali ng kanilang anak, naging malungkutin, parang laging nag-iisa, natatakot pumasok sa school, may possibility na ang anak nila ay nabubuli na. So, importante na ma-recognize natin itong pagbabago ng ugali ng ating mga anak. And we set aside time na kausapin sila. No? Maramdaman nila that you are there for them. Usually when we deal with bullying, we always start with the question of what is wrong. But eventually, we also want to ask the question, what is strong about you? So that means na by the time we dealt with the wrong behavior, right, we also want to focus more on the strength of the person who actually got bullied para ma-build up yung kanyang sarili. Katulad din doon sa mga nambully, we also want to focus on their strength as a person. So in that way, no, hindi tayo nag-focus doon sa negative lang. We are actually hopeful for the positive things and positive changes to happen.